Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin yung 7-7 Morningstar Foundation na pinangungunahan nga nitong si Palpalato. Okay? At isa rin siya sa mga nagkiklaim din ng mga documents about dito sa Maharlika or sa mga Marcos Gold. Okay? So mapapansin natin dito, meron siya mga documents and even pictures or images na nagpapakita nga na meron siyang relationship, okay, kay Imelda Marcos. Okay, hindi relationship na asawa, kundi meron silang ugnayan about nga sa mga last will and testament and other documents na meron ng mga Marcoses. Pero tignan ninyo at suriin natin kung totoo ba yung mga bagay na ito na ipapakita dito at yung mga sasabihin niya. And actually, itong 7-7 Morningstar Foundation ay gumagamit din ng mga Bible verses para suportahan din yung mga claims nila. Okay, so ito na naman ay isang magiging pagsasalusaluhan ng ating mga subscribers na pag-uusapan dyan sa comment box. So kung bago ka palang napabisita sa channel na to, click mo na yung subscribe button at ang notification bell para ma-update kita sa mga nasunod na videos natin na kagaya ng mga ganitong content. So tara, simulan na natin pagkatapos ng intro. So hindi na natin papatagalin mga katuto, i-play na natin yung video. About the gift of love. Hello? Kung saan kukunin yung mga kayamanan, yan ang tawag na kunin name. Hello? So ito nga palang video mga katuto ay nanggaling sa Jures TV. Pwede nyo siyang i-visit sa kanyang mismong channel para makita din yung actual footage na to na siya mismo ang kumuha mga katuto. So ito ay credit sa kanya. Okay? So panoorin na natin yung content na to. Ano yung mga viewers ito? This is LSM. Okay? Mga kapatid, kung hindi nyo man makita ng malinaw ang mukha ni Alasdin, yan po kasi ay isang security paper. Meron yan mga anggulo na malinaw siya, tignan. Ito si Yudigario Salino Murilla. Yudigario Salino Murilla. Doon itinansfer rin po niya lahat. Okay. Nandiyan si Edwin Schweizer, nandiyan po yung mga lahat ng accounts na ipanangalan sa kanya dahil ito yun. Ito po. Look. Yan. At itutok mo na rin po kasi marami po ang pa-TV-TVM, pa-LSM. Hello. Hi. Marami po ang nagkukan. Pero yung lalim nito ay hindi nila po napalian na po yung kanyang mata. Hello. Pa. Kamay. Hello. Dinamitan po ng dugo po ito. Pa. Nandyan po yung kasulatan. So lahat po ng accounts na i-transfer na po sa akin. Okay. So kung gusto, mayroon mga libro pa yan. Kasi ito, napakahirap po yung nag-reclaim ka. So para sa mga hindi po nakakaalam na mga katuto natin dyan at sa mga bagong viewers natin dyan, no, ito po ay Maharlika Kingdom din po. Okay? Kagaya ng nagkiklaim na si Queen Helen Abdurajak sa Maharlika Kingdom of God naman. So ito naman si Palpalatok ay leader naman nitong tinatawag nating Maharlika Kingdom, which is meron sila talagang kingdom physically at pinapakita nila yon sa kanilang mga live dito kay Jures TV. At kung mapapansin nyo po dito, ang nagsasalita dyan ay si Mr. Palpalatok na tinatawag nila. At shout out dun sa subscriber natin, sa nag-comment sa atin dyan sa comment section, na nagbigay ng information sa atin tungkol dito kay Palpalatok at na kuha nga natin tong footage na to, na kung saan ito na yung pinapanood natin ngayon. At kung mapapansin nyo, ito yung mga documents daw umano ni LSM na ipinasa na dito kay Palpalatok. At pinapakita na nga ni Palpalatok yung mga documents dito na mismo meron yung mata ni LSM, meron yung bakas ng paa, at saka yung bakas ng kamay na ginamitan pa ng dugo, okay? Para lang makita yung siguro yung print
ng kanyang kamay at ng kanyang paa. Dugo mismo ang ginamit. Nawala kang patotoo sa katotohanan. Iwasan na po natin yung istorya-istorya. Istoryahan lang yan, tikal-tikal lang yan. Pero, history will relate. Ito po. Ayan po. Okay, may mga pictures siya, mga katuto. Mga kaninyo. Oh, ayan. Oh. Oh. Okay na po. Ayos. Ano po? Ayos. So, i-click nyo na. Ngayon, asan naman po yung mga dokumento nito? This is only a listing. Only a listing. So, kailangan okay. Po makita ninyo. Hello. Ano? This is the Alpha and Omega. So, ito pong TVM, kikita niya to, LSM Alpha Omega. Okay, yan o. LSM Alpha Omega. So, World Peace Development Program Foundation. Okay, kagaya din ng kiniklaim ni Queen Helen Abdurrazzak. Merong 12 billion, okay? 9 zeros yan, di ba? $12 billion. Yan. Kikita nyo. Yan, TBM, LSM, ganun po. TBM, LSM. What is important here? Okay, so makita nyo maraming parang mga... Yan, may mga codes, okay? Jose Rizal. Severino Santa Romana et al. Ano po? TBM, LSM. What is important here is the LSM. Kaya nga tinawag dito na LSM Alpha and Omega. Hello? Yan. $3,000 metric tons of gold. Sa Bangkok Construction Dami, Bank, no? Hong Kong District Deposit, Sang Mga Bank, Tuen Long Bank, yan na po lahat, pati World Bank. Hello? Itiniwala po ito, yan World Bank. Itiniwala po sa China, ito, inilagay po sa... Hello? Because Mr. Marcos is the Chinese. Kailangan po magiging rahas ya. Hindi makawidro si Mr. Marcos because this is for royal. Hello? Alam nyo ba kung anong pangalan ni Mr. Marcos dun sa malalapit sa kanya? He was been called E.M. Marami pa dyan pa dato. Siya, si Andy Marcos, doon sa malalapit sa kanya. Pero yung malalayo, siyempre, he is the President Ferdinand Marcos. Hello. Hi. Sa magdududa ng aking katauhan. Okay, so linawin lang natin mga katuto, no? Sa mga malalapit daw kay Marcos, siya si Andy Marcos. Okay, ito yung former president natin, Ferdinand Edralin Marcos. At sa ating mga malalayo, no, ang pagkakakilala natin kay Ferdinand Marcos ay President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Okay? So, nililinaw lang natin. So, dito, pinapaliwanag ni Palpalatok yung tungkol sa buhay ni Marcos at kung bakit kailangan si LSM na para maging isang susi sa pagkuha ng Marcos Gold or Marcos Wealth, okay, sa World Bank and sa Central Bank ng mismo sa Pilipinas. So tingnan natin kung ano pang sasabihin niya. Bakala nyo, kayo lang ang may karapatan magduda. Paano naman yung karapatan ko magduda pagdating ng araw? Hello? Hi. Okay, basa. Ayan siya, Ed Palpalatok ang pangalan niya. Mababasa po natin sa Hosewee. Okay, so dito meron silang scripture verse na hindi ko alam kung ito ay galing sa Bible. No, tingnan natin. Kabanata 22, talata 34.
At ang dambana ay tinawag na Ed. Ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni God. Anila? Sapagkat anila saksi sa pagitan natin. Na ang Panginoon ay Diyos. Na ang Panginoon ay Diyos. Yun po. Okay, so dahil Ed Palpalatok, no, yung kanyang pangalan, ginamit niya yung scripture verse na may Ed doon sa binasa niya. Na itong si Ed ang mamamagitan sa Panginoon at sa mga tao or sa kanila. Kung i-rewind niyo yung video at papakinggan niyo ulit yung binasa nitong tagabasa dito. Sa Maharlika Kingdom. Okay, kasi ito kingdom nila to nakikita niyo eh. Yung inuupuan mismo, yung paligid niyan is kingdom ng Maharlika. At si Palpalatok nga yung leader dyan. So, kaya nga, mapakita nyo nga yung picture namin ni Imelda. Dapat may lantad na rin sa mga tao that Marcos truth prevails. Nung medyo si Madam is in the right mind. I doubt ngayon kung baka nasa hello, alam nyo na yung tumatanda. Hello. Kailangan po ang gamot ng nakakalimot ay paalala. Yung mga marami kaming picture dyan. Always asking me to work on bring back the back home. Hello. Hello. Hi. Sandali na po. Maganda itong usapan ito, Mr. Toledo. Yung question mo, maganda-ganda itong video. Matagal lang answeran. No? Kasi ako, hindi ako nag-a-answer sa inyo ng mga spekulasyonis lamang. Documents are the best evidence. Yung kung ano-ano. Lu. Hi. Bakit? Politician ba nagungumbinsi kayo? We do not need your book. Ito na tinyo po. You like it or not, you believe it or not, yung word of God, importante po yan. Kaya kung hindi po nakasulat sa banal na kasulat. So ito, sinasabi niya na hindi kailangan ng boto ng tao, you believe or not sa kanya, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay nakasulat sa word of God, meaning to say na sa Bible or sa pinaniniwalaan natin na scriptures na about sa Diyos. Which is, dito medyo parang hindi ako sang-ayon dito, okay? Na palaging basihan ay yung Biblia. Dahil ito ay temporal matter, it should be settled with temporal evidence. Kung spiritual matter, settled with spiritual matter, okay? Hindi po ipinropesiya si Marcos sa Biblia, okay? Wala pong Marcos na nabanggit sa Biblia. Meron pong mga sabi-sabi or conspiracy theory or si Nostradamus na kumbaga hula niya sa hinaharap about sa Philippines, about kina Marcos, about sa Marcos Jr. and other things na mangyayari sa Pilipinas. Pero yun po ay hula lang ni Nostradamus at hindi po yun nakasaad sa Biblia. Okay, nililinaw lang po natin yun. At ito po yung pinaglalaban ni Ed Palpalatok na dapat nakasaad sa Biblia, which is tagilid po tayo dyan, mga katuto. Okay, panoorin pa natin. Hello? Hindi ito. Hindi kailangan po ito. Yung let the Marcos truth prevails. Ano po? Nag-usap kami ni Minda. Saan nakikausap? Kami nag-usap. Hello? Ayan, no? May picture si Imelda tapos si Palpalatok yata yung nakaputi na yan. Medyo bata-bata pa. Okay. Mukhang authentic naman yung picture, no? Pero hindi natin alam kung ano yung totoong pinag-usapan nila dyan nung time na ito. Yung mga nag-question dyan, kung sino kailangan, ang kailangan natin po dito, ang may karapatan po, ay, dahil nabubuhay pa siya noon, the only surviving sibling. Yan, si Fortunata Barba. Siya lang nagsusurvive na sibling. Tapos ang tatanong kayo doon sa malayo. So, ganda yung nandun kayo sa puno? Hello? Sino okay, may point naman. Sino ba yung nag-blog-blog-blog ganyan-ganyan? Baka hindi nyo alam sinasabi nyo. Hello? Tatanong kayo doon sa mga tao kasing mga
May gamot po yan. Paalala. Ito. Oh, kita nyo. Oh. Hello. Yung nagtanong na kailangan pang aprobat, nandito. Pag yan, sulat ni Imelda Marcos. Okay, sulat daw to ni Imelda Marcos, 2003. Okay. Hindi ko ibinababa ang katauhan nyo. Wala akong palakpakwa tayo. Magkalaki. We are all Filipinos. Let's work on together. During our watch. During our time. Magkaisa na tayo. Ito yung sinasabi ko. Let the Marcos truth. Prevents. Hello. Hi. Ito po yung pinag-usapan namin. Kaya nandiyan po ang mga picture namin eh. Hello. Ito po, kay Milda. Sinulat niya sa akin. Baka hindi niyo pa nakadaupalan eh. Hello. Tapos secret po ang hawak ko. Hindi ko kailangan pa yung patisoy-tisoy. Pasikat-sikat. Hindi natin kailangan yan. The truth will set us free. Hello. Hello. So, nakikilala niyo na po, nandiyan po nakasulat sa lahat sa Biblia. Now, he is ready. Pakibasa po. Well, Samuel 16:5. Ibasa. Nakalag mo na. Mababasa po natin sa 1 Samuel 16:12. At siya ay nagsugo. At sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bitas, at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga. Tunga. Oh, sige, pakibasa sa English, para sa lalo yung maintindihan. Okay. And he sent and brought him in. Now, he was Rudy. Ngayon, siya si Rudy. Kami naman pati. Okay, so ginamitan din nila mga katuto, no? Nagpalit lang tayo ng mic kasi nalobat yung ating sound card. So, ginamitan din nila na naman ng verse na matagpuan sa Samuel ang salitang Rudy. Okay, so yung Ed kanina, ngayon Rudy. So, parang pinapatunayan talaga niya na yung kanyang pangalan ay nasa Biblia, nasa salita ng Diyos, at siya yung mamamagitan sa kung ano yung mangyayari sa issue nitong si Marcos Gold or Marcos Wealth sa pagitan ng mga tao. Okay? And with all of a beautiful countenance. And goodly to look to. Sa Diyos po, ang tumingin. Kasi hindi tumitingin sa panlabas po na anyo ang Diyos. Alam na niya. Okay. Kung salita ng Diyos yan, pwede. Pero kung salita ng tao yan, hindi kinukuha sa banal na kasulatan, eh medyo ingat-ingat po tayo. Ang pera po ng kungkong na pupunta sa parunaw, baka ginagamit lang po kayo. Sige. And the Lord said, arise, anoint him. For this is he. Okay, so anyways mga katuto, kaya ko lang pinakita sa inyo yung video na to is para masaksihan nyo yung mga documents and makilala nyo itong si Ed Rudy Rodolfo Palpalatok, okay, ang leader ng Maharlika Kingdom sa Juris TV, na kung saan sinusubaybayan din to ni Juris TV, kaya mag-subscribe din kayo kay Juris TV, at kung bago ka pa lang sa channel natin, mag-subscribe ka na at hit mo na yung like button. Pati na rin yung notification bell para ma-update kita sa mga susunod na videos natin tungkol nga dito kay Palpalatok. So anyways mga katuto, maraming salamat sa panonood. So kung gusto nyo mapanood yung buong series ng mga videos ni Palpalatok, ulitin ko na pumunta na kayo kay Juris TV at mag-subscribe kayo doon. So pwede bang makahingi ng isang like dyan sa baba para ma-recommend pa to ni YouTube sa mga tao para maging aware sila sa mga ganitong issues na nangyayari tungkol sa Marcos Wealth and Marcos Gold. So maraming sa lahat mga katuto, hanggang dito na lang muna tayo. It is up to you to judge. This is your Kuya Mike. Peace out.